mga Diyos, hindi natin pinaniniwalaan yan. Kung may isang Diyos, ang Ama ay Diyos, subalit meron siyang anak, atin ding kinikilala bilang Diyos dahil yan ay nakita sa mga kapahayagan sa Biblia. At meron ding binabanggit sa Biblia na Espiritu Santo, na sa pag-aaral ng mga teologo ay nakita nila na identified as God ang Holy Spirit at interchangeably to the Father. Interchangeably to God. Paano yun? Merong isang Diyos lamang, subalit merong nakikita na ang anak ay Diyos, ang ama ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Ay paano yun? Kaya kinakailangan, bagamat ito ay lampas or mahirap unawain sa pamagitan ng ating pangkaraniwang pag-iisip, kung tawagin natin ay lohika, subalit ito ang pinahayag ng Biblia na kung paano may isang Diyos lamang, ang Ama ay ang Diyos, ang Anak ay ang Diyos, ang Espiritu Santo ang Diyos, parehong tatanggapin. Sapagkat tayo, mga kapatid, finite ang ating kaisipan, limitado. Eh yung Diyos, napakataas niya. Siya ay makapangyarihan. Siya ay ang kanyang karunungan ay hindi mo kayang sukatin. May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag kung ang gagamitin natin yung ating finite mind. For example na lamang, mga kapatid, paano mangyayari na merong eternity samantalang merong time? Pag sinabing time, eh past, present, and future. Pero pag sinabing eternity, aba, yan, walang past, walang future. Always, sabi natin, kung merong mang tense yan, ay be always present. Doon pa lang eh, mahirap nang intindihin eh. Di lalo na yung Panginoong Diyos, siya ba naman eh, mas bababa pa sa dalawang dimension na yan, na parehong nag-i-exist. Two separate, distinct, and contradictory dimensions existing simultaneously. Kung ganun din naman ang Diyos, so mahirap tanggapin eh, pero natanggap natin eh. Pero pagdating sa pagka-Diyos, na isang Diyos, pero may tatlong personality, one being but three persons, bakit hindi matanggap ng tao? There is something extraordinary kung bakit hindi matanggap ng tao. Alam mo bakit? Sapagkat nandyan ang existence ni Satanas, na siyang nagtuturo ng kasinungalingan sa kaisipan ng mga tao, na siyang nagpe-prevent sa mga tao na makarating sa katotohanan. Kung kaya naman, ang pagkaalam sa isang katotohanan na ito, na may isang Diyos sa tatlong persona, ito isang bagay na malalaman lang ng tao, matatanggap lang ng tao sa pamagitan ng kapahayagan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, para hindi mahirap saysayin ang ganitong doktrina, bumuo ng isang kataga na para pag sinabi yung kataga na yun, alam na ang ibig sabihin, yung Trinity. What is Trinity? Three in one being. Three in one being, merong distinction ng persons. A oneness in three persons, one God. Kaya ang concern natin dito ay oneness and plurality. Kasi pag one single, pag marami, plural. So, yun ang magiging problema natin. So, pero ito, sabi rito, oneness and plurality plus distinction and unity plus equality and subordination. Ang mga teologo ay gumagamit sila ng palibasa. Ito ay ang New Testament. Yan talaga na i-declare, na ihayag ng malinaw ang existence ng one being in three persons or one God in three persons. Palibasa ang New Testament ay nasulat sa Greek. Kaya, at saka ang mga teologo na mga Kristiyano ng mga araw na yon, mga panahon na yon, at maging sa ating panahon, kinakailangan bumalik sila sa original na salita. Kaya naman, merong ginagamit silang Grego salita, yung ousia. Greek yan. Homo, ousia. Pinagsama yung homo, one, ousia, substance. So, homo, ousia, one, substance. Pero pag sinabi substance, equivalent yan sa being. And pag sinabi naman sa Greek na hypostasis, yan ang kahulugan ng person. Kailangan natin na ma-define itong mga terms na ito. Being, yan ay existing peculiarity of life and properties that makes it different from another existence. Paano mo ma-differentiate? Paano kakaiba sa iba? Paano yan magkaroon ng kaibahan? Sa pagmagitan ng kategorya mo, ano ka? You are a being. And what kind of being are you? You are a human being. Ibig sabihin, ito yung kaangkinan or kakaibahan mo sa mga iba, your being. Persons, pag sinabing persons, not three separate individuals, but self-distinction in one essence. So, ibig sabihin, isang essence lang, pero madidistinct mo. Meron talagang distinction na tatlo, but hindi hiwa-hiwalay na mga umiiral. The possibility of relation between the persons of the Godhead is basic to the idea of distinct persons. Scriptural presentation, sabi natin kanina, ito naman hindi ito inimbento ng mga theologians.
theologians. Ito ay natagpuan talaga nila sa kapahayagan sa Biblia, sa kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo, sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang nagtuturo ng katotohanan. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Sugo sa naipinahayag sa Ebanghelyo ni Juan, beginning 14, chapter 14 to chapter 16. Maraming banggitan tungkol sa Holy Spirit. And sa John chapter 16, nandiyan na kung saan ang Holy Spirit ang nagtuturo ng katotohanan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga ilan na sila'y nagsisikap na maging dapat sa Panginoon, pero itinatakwil nila ang doktrina ng Trinidad. Ako'y nakatitiyak na ang mga taong ito ay hindi nagtataglay ng Espiritu Santo. Sapagkat ang lahat na nagtataglay ng Espiritu Santo ay tinuturuan ng Espiritu Santo ng pinakamataas na katotohanan nito ng pagka-Diyos. So, a most common objection by anti-Trinitarians is that the word Trinity is not in the Scripture. Sabi nila, hindi naman totoo yung doktrina ng Trinidad kasi yun ang Trinidad, wala naman sa Biblia. So, the word Trinity is a terminological handle to the whole cluster of revelatory data that is clearly scriptural. Ibig sabihin lamang, para itong isang, paano natin mahawakan yung doktrina ng Trinidad? O, doktrina ng isang Diyos, tatlong persona. So, saan natin ito hahawakan? Eh, di doon sa salitang inimbento lamang. Pero, yung katotohanan na konsepto na nakapaloob doon sa Trinidad, eh, makikita talaga sa Biblia. Kaya nga isang kilalang teologian na sumulat sa na isang aklat, na ang pamagat ay Biblical and Theological Studies, ibig sabihin, pinag-aralan talaga niya ang Biblia. At sa subtitle nito, inilagay yung The Biblical Doctrine of the Trinity. Si Benjamin Warfield, sa page 22 ng kanyang book, ganito ang nakasulat. A doctrine so defined can be spoken of as a biblical doctrine only on the principle that the sense of scripture is scripture. And the definition of a biblical doctrine in such unbiblical language can be justified only on the principle that it is better to preserve the truth of scripture than the words of scripture. The doctrine of the Trinity lies in scripture in solution when it is crystallized from its solvent. It does not cease to be scriptural, but only comes into clearer view. Parang ganito ang sinasabi niya, no? Di ba may mga didiscoverhang mga elements or mga periodical table of elements? So yung mga nakita ng mga scientists, mga elements yun eh. Nakita nila, hindi naman sila umimbento ng isang bagay na hindi umiiral. Bagamat may mga elements talaga na artificial. Pero yung mga natural elements na nasa periodic table of elements, anong tatawag mo so para mabigyan mo ng distinction? Halimbawa, kung walang pangalan yung gold, walang pangalan yung silver, at walang pangalan ng bronze, paano mabibigyan ng distinction yung tatlong katotohanan na yon? So ganun din ang katotohanan na nakita sa Biblia. Ano itatawag natin sa katotohanan ito? See? Bagamat invento lamang yung mga pangalan ng elements, pero yung existence ng elements andoon, nadiskubrihan nga eh. So ganun din ang Trinity. Bagamat invento lamang ang salitang Trinity, eh yung katotohanan na nakapaloob doon, yun ang totoo. So hindi naman napapawalang bisa ang katotohanan noon dahil lamang sa yung salitang ginamit na panghawak sa katotohanan na yon ay inimbento lamang. Hindi nangangahulugan na invento lang yung katotohanan na yun. Yun ang dapat nating matandaan sa salitang Trinity. So, pagkapatuloy sa sinabi ni Warfield sa kanyang aklat, the doctrine of the Trinity is given to us in Scripture, not in formulated definition, but in fragmentary allusions. When we assemble the disjecta membra into their organic unity, we are not passing from Scripture, but entering more thoroughly into the meaning of Scripture. We may state the doctrine in technical terms, supplied by philosophical reflection, but the doctrine stated is a genuinely scriptural doctrine. Kaya nga mga kapatid, itong doktrina ng Trinidad, bagamat hindi direktang makikita sa Biblia, pero may allusions, mayroong pagtukoy doon. Pero alam nyo ba, ito po ay hindi recent, kasi sabi ng mga INC, ito daw ay recent invention. Noon lamang daw na 3rd century BC inimbento daw ni Constantine ang Trinity. Hindi po. In fact, may commentary na sabi natin early copies of the Bible, the New Testament, na incorporate nga itong doktrina na ito eh. Nailagay doon sa kanilang kopya at nang gumawa ng kopya sa ating panahon,
na isama yung commentary na yon na naging bahagi ng scripture. Pero bagamat hindi bahagi ng scripture, ay matutuklasan natin na talagang yung Doctrine of Trinity malinaw na alam na ng isang kakristyanuhan umpaman. Hindi ito recent invention. So, sino ang may Bible ng King James Versions? Tingnan sa 1 John chapter 5 verse 7. Wala ito sa Tagalog ha. Nasa English ito ng King James Version. Pero sa Tagalog dyan, baka minsan naka-bracket eh. Tingnan nyo kung naka-bracket sa, o kaya nasa footnote or margin reference. Nakasulat sa ilalim. Sa ibang mga kasulatan, ay ganito yung pinasabi. Mayroong tatlong nakakatuto sa langit ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay hindi pa. Yun. Ganyan din ba nakasulat dyan? Mayroong tatlong nagpapatotoo ang Ama, ang Salita, at walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Then John 1:14, and the Word became flesh, nagsatao, o nagsalaman. So yung Word dyan, yung Salita, ang Panginoon sa Kristo. And that is His name. Yan ang pangalang taglay niya pagbaba niya rito sa lupa sakay sa kabayo sa Revelation chapter 19:13. Sabi rito, yung nakasakay sa puting kabayo, ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo. Sabi, pinapakita niya na siya yung pinatay. Kaya pagbaba ng Panginoon sa Kristo, yan ang manifestation na dadalhin niya para makilala ng mga Israelita na yung bawang galing sa langit ay yung mismong ipinapatay ng kanilang lahi. Tigmak ng dugo at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. So, His name is the Word of God. So, Panginoon sa Kristo yan. So, bagamat yan ay nasa margin reference at napaka early ng ano yan, no? Hindi yan latter in session, ancient ano pa yan na commentary na napasama sa early copies. So malinaw lamang na doktrina na talaga ito ng sangkakristyanuhan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.